nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga-Bethlehem, Juda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanilang mga anak na si Malon at Kilion. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilion. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa't mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya't umanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay, sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, "Umuwi na kayo sa dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay, kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumaot sa akin. Naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Dulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya." At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang. "Hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan." "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang, kaya mag-asawa na kayo ng iba." Kasabi nito'y lalong nag-iyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na, ngunit nagpaiwan si Ruth. "Ang bilas mo ay nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." "Huwag po ninyong hinging iwanan ko kayo. Hayaan ninyo na akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay at doon din ako malilibing." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi siya tumutol. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sibada. Isang araw, pumunta si Ruth sa bukid ng lalaking nangangalang Boaz, nakamag-anak ni Elimelech na napakayaman, para mamulot ng mga natitirang butil na naiiwan ng mga gumagapas. Nabalitaan ni Boaz na si Ruth ay isang Moabita at hindi nito iniwan si Naomi. Kaya't nang makita niya ito, nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap. "Anak, huwag ka nang pumunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga." "Ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin?" "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala nang kakilala. Pagpalaing kanawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa, gantimpalaan kanawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumalapit at nagpakupkop." "Salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod at sa katunayan hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin."
Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Buwas si Ruth upang kumain na kasama niya at ang kanyang mga manggagawa. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbilinan ni Buwas ang mga manggagawa na hayaan siyang mamulot kahit sa tabi ng mga bigkis na uhay at huwag siyang pagbawalan. Inuutos niya rin na maglaglag sila ng mga uhay mula sa bigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at halos 5 salok na sibada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Saang bukid kayo ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. Pagpalain nawa siya ni Yahweh na hindi makakalimot sa kanyang pangako sa mga buhay at sa mga patay. Malapit nating kamag-anak ang taong iyon, isa sa mga may tungkuling mga lagas na naiwan ng mga yumao. Baka mapahama ka lamang sa isang bukid ka pupunta. Mabuti nga ang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganun nga ang nangyari. Namulot si Ruth kasama ng mga gumagapas sa bukid ni Buwas hanggang sa maani ng lahat ng trigo at ang sibada. At namuhay siya sa piling ng kanyang biyanan.